Salamat po, Doc. Salamat din po. Pinuntahan niyo na po yan. Wala po yun. Doc, pwede pakigawa sa kanya lahat ng pwede niyong gawin para lang makasigurado tayo na ligtas yung kapatid ko. Oo naman po. Kung ito ang makakabuti sa kanya, hindi ako tututol. Masakit man, but I have to accept this. She needs to learn her lesson. Suspended si Zoe? Confirm. Pero dahil sa ginawa niya, parang hindi ko rin talaga siya mapapatawad eh. Sana lang talaga matuto siya sa suspension niya. Isa siya sa mga loyal kong tauhan. Ipinagkakatiwala ko sa kanya maging ang buhay ko. Makakaasawa kayo sa akin. At sisiguraduhin ko na mapagkakatiwalaan ako. Bravo! Bravo! Perfect! Mukhang handang-handa ka na sa nalalapit na pasabo. At nang dahil dyan, may kasama akong magiging kasama natin at katuwang natin sa mga plano natin. Ako si Gilbert. Mukhang naihanda kayo nung si Gia. Ang pangalan niya ang gigimbal sa buong Apex. Hindi po makakabalik si Zoe sa Apex anytime soon. Si Ma'am Giselle and Doc Ray suspended Zoe's residency at Apex. You've been protecting her for so long. I think it's about time for her to realize na hindi ko mag-isa siyang tanyag. Eh, makakalusot na siya sa lahat. Alam niyo, nung una, akala ko iba si Zoe kay Moira. Pero ngayon, nakikita ko na si Moira sa kanya. Sorry, RJ. Dati po, lagi kong pinapalusot yung mga ginagawa ni Zoe dahil kapatid ko siya. Pero ngayon, sa tingin ko po talaga, kailangan niya na pong matuto eh. Kaso nga lang, ba't po kaya ganun na eh? Kahit alam ko naman po na ang dami-dami ginawa sa akin ni Zoe, hindi po ako masaya sa nangyari sa kanya. Nagigilty pa nga po ako eh. Kasi anak, mahal mo yung kapatid mo. Pero dapat, maging matigas ka rin para sa ganun, hindi ka na niya masaktan. Sana pagkatapos nito, maging maayos din ang lahat. Akala ko nung nawala si Moira, matatapos din ang lahat ng problema. Pero hindi pa rin pala. Parang mas lumala pa. Pasensya na kayong lahat kay Zoe. Ma'am Giselle, alam mo parang minamalas yung Apex, no? Kasi tingnan mo, sunod-sunod yung mga pangyayari. Grabe na. Oo nga. Bakit kaya hindi tayo magpa-blessing? Ipa-bless natin itong Apex para mawala lahat yung mga bad vibes kasabay ng pagkakatalsik kay Zoe. You know what, Obeng? Kidding aside, I think that's a great idea. Sige, ate. Ipa-bless natin. I'm really worried about Zoe. Hindi ko alam kung anong nararamdaman niya ngayon na ang sarili niyang ama at pamilya niya ang nagpapahirap sa buhay niya. This is all Lynette's fault. Kung hindi dahil kay Lynette, hindi masususpend si Zoe. Tawagan mo siya. Tawagan mo si Zoe. I'll try, madam. Dali! Madam, hindi ko pa rin po makontakt si Zoe. Huwag mong tigilan! Tigilan mo na yan! Kahit basagin mo pa lahat, hindi mo din naman maibabalik ang nangyari. Kaya stop wasting your time! You have to control your emotions. Walang mangyayari kung paiiralin mo ang galit mo.
Hanggang ngayon, hindi pa namin nahahanap si Zoe. I guess the time is ripe to push through with our plans. Lalong-lalo na ngayon na nawawala si Zoe. At hindi na maganda ang reputation niya sa mga tanya. What do you think? Alam ko naman na darating na ang araw na ito. Handang-handa na akong magpakilala sa kanilang lahat. Ready, set, go! Madam. Handa na po ang lahat. Handa na rin bumuga ng apoy ang dragon. Diyosa, sana naman mawala na lahat ng kamalasan dito sa Apex para maging happy na ang lahat. No? Siguro naman dyan. Mm-hmm. Lynette, granted. May nakapasok na isang malas, oh. Lynette. Kung pumunta ka dito, para manggulo, umalis ka na. Lalo na't marami kang dalang malas. Alam mo, pag natamaan ka ng holy water, malamang masunog ka. Nakakaya kay Father. Kaya umalis ka na. You're right, Giselle. Pwede naman talaga akong manggulo. Lalong-lalo na sa pagsuspend nyo sa apo ko. Pero ang galit, I'll unleash that some other way. You'll see. Besides, hindi naman ako pumunta dito para manggulo. As a matter of fact, may dala akong makakatulong sa Apex. I'm sorry, Father. Pero hindi sapat ang holy water para pangtaboy ng malas. May alam ako na mas mabisa. At may kilala ako na makakatulong sa atin. As a matter of fact, dala ko siya ngayon. Thank you.
represent the face behind the mask. My daughter, my estranged daughter for a long time. Pero, nagkapatawaran na kami. Ladies and gentlemen, my only living daughter, Morgana Go. Moira dyan. Kala, si Moiriatic acid nga yan. Siya! Hello. Kung magulat naman kayo, para kayo nakakita ng patay na biglang nabuhay. Totoo ba itong nakikita natin? Ang laki ng resemblance niya kay Moira. Hindi ako si Moira. Ako si Morgana Go. Ah, anak ko rin siya. She's the younger sister of Moira. Bakit? Ngayon lang ba kayo nakakita na magkapatid na magkamukha? Para matigil na yung mga suspicions nyo, magpapakilala ko ng maayos. Ni hao, wo she, Morgana Go. I'm pleased to meet all of you. Hindi ba ikaw yung kilalang genius doctor ng Pilipinas? Sa news lang kita napapanood eh. I'm so pleased to meet you. Dr. Adeline Santos po. Siyempre, sino ba naman ang hindi nakakilala kay Dr. Adeline Santos? Alam mo, hindi niya lang kamukha si Moira. Kaboses niya pa. I agree. Pero, patay na si Moira. Imposible siya yan. Kung half-sister ka ni Moira, bakit sobrang magkamukha kayo? O baka, pinalabas niyo lang na patay na si Moira? RJ, di ba nakita natin sa morgue si Moira? Di ba, Ma'am Giselle? Wala nang buhay yung katawan niya. Well, maybe because that's what she wanted us to see. Wait a minute. Stop this freak show! Kayo mag-ina! Hindi niyo na kami mauuto! I know that that's you, Moira! At nagtatago ka lang sa pagkatao ng ibang tao para matakasan mo lahat ng kasalanan mo. Moira, umamin ka na! Pitiwan mo si Miss Morgana. Gilbert, hindi na kailangan. Hindi nga siya si Moira! Bakit di ba pinipilit ang gusto nyo? Kung ayaw nyo maniwala, di hindi na namin problema yan. Patay na si Moira. Magkahawig man kami, magkaibang magkaiba kami ng ugali. Hindi ba nandun kayo sa burol at libing ni Moira? Hindi pa rin ako convinced. Kung ikaw ba talaga si Morgana Go, then prove it that you are not Moira Rotacio. Prove it! Sige, haharapin ko kayo.
Gusto niyo akong imbestigahan? Game. Nang mapatunayan ko na ako si Morgana Go. Isip ko talaga yung nangyari kay Moira eh. Kasi nandudun ako nung nahulog siya sa bangin. Eh, kitang-kita ko yung katawan niya eh, walang buhay. At saka, isa pa, nakita ko si Moira dun sa morgue. Kaya imposible na si Morgana, si Moira. Naniwala naman kayo sa paandar nung Chantal na yun. Josa, posible naman na meron pang ibang anak si Madam Chantal. Maski na eh. Palagay na nga natin na hindi sila magkasundo ni Moira. Dapat sana nung namatay si Moira, eh nagpakita man lang yung Morgana na yan. Eh, Chang, baka naman ho kasi may dahilan. Nako, baka may tinatago yun. Truth. Timing na timing eh. Nang masipa si Zoe sa Apex, siya namang lutang ng Morgana na kapatid daw ni Moira. Nako, isa lang yon. Alam niyo, kilala ko nga po yung bodyguard ni Miss Morgana eh. Paano? Confined po kasi yung kapatid niya po dito. Motor accident po. Di ko nga po alam na bodyguard pala yun ni Miss Morgana. Ikaw ba, Annalyn? Naniniwala ka na yung Morgana na yon ay hindi si Moira? Sa tingin ko po, isa lang din po yung makakapagsabi kung si Ma'am Moira nga po yun o hindi. At si Zoe po yun. Siyempre, nanay niya po yun eh. Kahit ako po, kung mag-iiba po ng itsura si nanay, malalaman at mararamdaman ko po talaga na si nanay po yung nasa harapan ko. Ang tawag doon, lukso ng dugo. Totoo ba, Doc Ray? Kamukhang kamukha daw ni Ninang Moira itong si Morgana Go? You have to see her for yourself. Ako nga hindi makapaniwala eh. Iniisip nga namin, baka si Moira talaga siya na nagpapanggap na ibang tao. Oh my God, Doc Ray. Kamukhang kamukha nga ni Ninang. You agreed to this interview. Am I right, Miss Morgana? Shoot. I mean, yes. Para matapos na yung pagdududa niyo. Kung ganun, sige, let's begin. Kung ikaw nga si Morgana Go, magkwento ka nga tungkol sa buhay mo. Anong klaseng childhood meron ka? Ang maalala ko lang, lumaki kasi ako sa farm. Kasama ko yung papa ko at hindi naging madali yung buhay namin. May natandaan ka ba sa pagkabata mo? Like, kababata? Wala akong maalala, Your Honor. Hindi kami nakikipagbiruan, Miss Go. Kayo naman. Masyado naman kayong seryoso. Pinapalighten ko lang yung usapan. Wala akong masyadong maalala kasi bata pa ako noon. So, kung ikaw nga si Morgana Go, saan ka nag-elementary? Saan ka nag-high school? Hindi po ako sa pangkaraniwan na paaralan nag-aral. Homeschooled po ako. Miss Go, would you please tell us the name of your homeschool provider? Hindi ko na po maalala eh. Basta ang naalala ko, tinuruan ako ni Teacher Juveline. Wala ka maalala? Wala ka talagang maalala kahit ano? Talaga? O wala kang maalala kasi hindi ikaw si Morgana Go? Ha? Ako si Morgana Go, lumaki ako sa farm, mahirap lang kami, si Teacher Juveline na paulit-ulit, alam ko na yan!
Ako nga si Morgana. Parang scripted ako sa farm. Pwede ba kung wala ka nang sasabihing bago, umamin ka na lang. Para ipahuli ka na namin sa police.